What's up mga kabahay? Ngayon lang tayo nakapag-update no, sa trabaho. So nandito tayo ngayon sa DECA. Magmula kasi nung hindi pa tayo makapag-focus sa vlog mga kabahay. No? Pasensya na kayo pero babalik din tayo. Nabibusy pa kasi. Medyo yung magmula nung nagka-baby. Alam nyo na, medyo maraming ginagawa sa bahay no, bago magtrabaho at saka pagka-uwi sa trabaho. So wala masyadong time para mag-edit at saka hindi nabubuo na nakukuhanan yung mga ginagawa. No? Kahit yung sa DECA, papakita natin yon, malapit na matapos yon. So dito muna tayo sa Amaia, Scapes. Pakita ko sa inyo sa loob mamaya. So meron tayong mga bagong gumagawa, yung mga dati rin natin nakasama sa Lemons, yung mga finishing carpenter natin, sila tatlo rin magkakapatid, no? Sila Ryan, Raniel, at saka si Raymond. So tara, pasok tayo. Ito nga pala, gumawa sila ng table saw nila. Ayan, bago yung talim natin, yung inko, no? So dito sila yung cutting station nila, gumawa na rin sila ng pinaka bubong nila rito. Ayan, kung mapapasin nyo dito sa loob, tapos na yung, ayan, tapos na ni Raymond yung dyan. Cove light, ayan, ganda na. Yung cove ceiling design natin dyan. Tapos dito, tambol lang. So, simple lang to. Tapos meron siyang apat na pin lights dyan. Tapos may center light. May trellis pa pala to, naalala ko. May trellis to dito. Tapos dito, ito yung magpapaganda sa lahat. Ito yung pinaka-highlight niya ng living room, no? Yung design dito. Gagawa tayo ng dyan. Yan, gagawin na ni Raymond yung tambol dyan. Gawa yan sa sa flyboard ng Richmond. Tapos babarnisan natin. May mga strip pa yon na medyo pordos. Parang magiging siyang WPC na cladding yung kalahati. Iikot yan dito. Babangga dito. Tapos meron din tayong wall divider dito. Meron din tayo dito. Yan. So yung mga design yung mga kabahay, no? So malapit na yan. Siguro bukas pagbalik natin, makikita na natin nakaporma yan. Dito naman sa master's bedroom, almost done na rin yung closet dito. Yan, bali may apat na drawer siya. Bali, ang sukat dito is 40. 40 ba ito? 50. 50. 2 meters yan. 50 cm ang kanilang distance. Tapos dito yung hangiran. Yan. Tapos mayroon shelves doon. And then pinto dito, dalawang pinto dito, dalawang pinto dito. Tapos may parang study table dito. Yan, pag ganun. Yung ginagawa ni Nay, no, yan. Meron din drawer yan, dalawa. Dito yan sa side na yan. Then yung kitchen cabinet natin, tapos na rin, no? Ayan. Tapos na yung kitchen cabinet natin. Meron tayong ginawa lang dito ni spice rack na may 3 layers. Gumamit tayo siyempre yung continuous handle natin, ayan. No? So, color gray yan, mga kabahay. Yan, lalim nito. Dahil malalagay, mga kaserola, kawali, kasya dyan. Then, ito. Para ito sa area ng sink, kitchen sink. Tapos, meron pa tayong isang, dito. Yun, may laman. Drawer. Pwede itong gamitin sa mga utensils, no? Yung, ba tawag doon? Yan, blanco ako, nakalimutan ko na. Tapos meron pa tayong dalawang door dito. Yan. Dito naman, puro door lang. Then dito yung ating range hood. Dito, oh, yung hood range. Yung exhaust natin, dito yung lulusot. Bubutas tayo dito. Ito nga yung abang para yan sa electricals. Outlet doon, bababa natin outlet dito. Lilipat natin yung isa doon. No? So, yan. Tapos meron pa tayong ditong cabinet. Tapos may rep doon. Dito yung table. So, yun. After nyan, ayan, dami na natin order na plywood para mabuo yung mga cabinetry dito. After nyan, dalawang closet dito. Then, okay na tayo dito. Painting works na lang sa loob. Nga pala, meron tayong mga cladding. Dito, WPC, wall cladding. Install natin dyan. Abangan nyo yun, mga kabahay. At after nun is painting works na lang. Doon na lang tayo sa labas. Gate, grills, at flooring, yung flooring sa garahe. Alright. So, yun. Update ko kayo uli mamaya. Update ko kayo uli bukas pala. Pakita ko ito pagka natapos na. Ayos. Yan, so balikan natin yung kahapon pinakita ko mga kabahay. No? So, pakita natin uli yung cove ceiling dito. Meron pa nga pala tambol to dito kasi meron tong ceiling fan na may ilaw. Ito yung tinutukoy ko kahapon. Nailagay na ni Raymond to. No? So, naka-drop siya ng 5 cm. So, dudugtong dito yan, pababa. 5 cm din. Ayan. Dudugtong dito yan. Then, may strip pa yan dito.
strip na medyo pordos pababa. Yung kalahati plain. Tapos, babarnisan yan. Tapos dito, merong trellis dito. Yan. Bali, 7 na trellis. Gagawin na lang namin yon gawa sa plyboard. Ito naman ginagawa ni Nene ngayon. Yung cabinet yan para dito. Sa bedroom number 1. No? So, 120 lang yan yung, ano yan, yung lapad. Tapos dito naman sa master's bedroom. Ito yung natapos nila kahapon. Yan. So, ito na yung closet. May pinto dito. Dalawang pinto, dalawang pinto. Dalawang pinto, dalawang pinto. So, ito yung hangiran ng damit. Tapos, dito ay drawer. Ang kaso, dito sa part na to, siguro pinto na lang to. Kasi ito, tinakpan namin yung poste rito. May poste dyan eh. Matatandaan nyo dati sa mga dating video. Poste yan. So, kung magdo-drawer ka rito, masyado nang makitid. Hindi nakamukha nito na malalim. So, baka pinto na lang to. Ngayon, kung ipipilit natin na drawer to, pwede pa rin. Drawer na, narrow na lang. Yung para dyan. Then, pagpunta rito, pagdating naman dito, merong parang pinaka-table dito, no? Yan, study table or parang office table. May dalawang drawer. Yan. So, ang kulang na lang nito is drawer, face frame, tsaka pinto. Pinto. So, binubuo na muna nila lahat ng cabinet at pagsasabay-sabay na lang nila yung paggawa ng mga drawer, face frame at pinto, no? Yan. So, pagtapos nito, doon naman yung isa. Identical lang sila. Tapos dito, meron din tayo rito. Isa. Yan. So, bali ganun ang mangyayari dyan. Meron pang cabinet dito na may table. So, after nun, painting works na lang dito sa loob. Yung cladding pa pala, abangan nyo yan, no? So, yun yung itsura niya ngayon. Maganda to mga kabahay pag natapos. Abangan nyo to pagka babarnisan natin na ibablog natin yan. Yan. So, pakita ko ulit sa inyo pagka nakatayo na to at pagka nagawa na nila yung kadugtong niya dito sa may wall. Okay? So, pakita ko sa inyo yung sinasabi ko nung nakaraan, no, mga kabahay. Pero, mapapansin nyo naka-primer na at yung primer niya gray. White kasi yung in-order ko pero gray yung diniliver nila, no? So, pinapahid na lang natin. Okay lang naman yun. Importante ma primer siya kasi babatakan pa yan ng buo o mamasilyan pa ng buo yan. Tapos yung pangalawang coating na lang ng primer is yun na yung white. Tapos magpopondo pa kasi tayo dyan ng automotive lacquer. Titimpla na lang natin para magkulay beige. Yun yung ating pondo bago tayo mag-aspi dito kasi wood color to eh, wood design ito, no? Abangan nyo yung mga bahay. Tapos, ito white lang din to. O nga pala na ano na ni Raymond to. Gamit niya dito yung pondo ng Davis. Ayun, no? Yung Davis pondo. Yung bagong produkto ng Davis, no? Maganda yan. Ito, gray din. Pero ano din to, wood color din to. Itong trellis na to. So, napinturahan na rin yung tambol. Ayan, malinis na. Ayos. Yan. So, binidyo ko nga pala ito kahapon kaso naka-portrait mode kaya hindi ko yun na-edit. So, ito yung itsura niya nung ano pa lang siya nung wala pa siyang primer. Yan. So, yun naman siya ngayon. Yan. Dito cove ceiling, may cove light yun dyan. Tapos dito, natapos na yung closet dito yung cabinet. Yan. Floor to ceiling yan. So, ito yun lang face frame ng drawer. Ang kulang. Study table, no? Open shelves. Yan. Then, drawer sa ibaba. Ayan, no? Yun. Meron pa shelves dito. So, dito pinto. Wala pang, huli na lang yung mga handle. Yan. So, naglagay pa tayo ng extra shelves dito. Lagayan din ng gamit o damit. Dito yung hangiran. Masyado kasi mataas yung space kung wala ito. Kung hangiran lang doon, sayang, no? Nagdagdag na kami dyan. So, yung pang solo lang naman sa bedroom na to. Then, may tatlong pinto sa taas. So, identical lang yung itsura ng mga closet dito sa dalawang bedroom. Pati yun sa kabilang ginagawa niya, no? Ninay-nay dito. Magkamukha lang yan. Ayan, no? Identical lang yan. So, pipintoan niya na lang yan. Ito rin yung study table. May drawer na rin. Ayan. So, ginagawa niya, maglalagay siya ng mga pinto. Ang naiba lang yung sa master's bedroom, mas malaki, syempre. Ito.
So, pipinto na lang din to. Nakamit na yung mga drawer guide o drawer slide. Malalaki yung kanya mga drawer. Dito, tsaka dito, dalawa yung drawer niya. No? Wala pa kasi siyang handle. Yan. Dalawa yan. So, hindi na pala lalagyan ng handle to. No? Hindi ko na pinapalagyan kasi baka yung mabunggo lang. So, bali yung handle niya nandito. Pag nakalagay niya face frame sa ibaba lang. Bali, ganun lang yan mga kabahay. Tapos yung sa kitchen yun, minamasil yan na ng body pillar yan. Dito. Okay, yan. Tapos yung toilet. Tsaka ito, bubusan na lang yan. Yan. So, yan naman mga kabahay sa araw na to, no? Update ko na lang kayo ulit. Pagkababarnisan na natin to, abangan nyo yun. Alright, so salamat sa panonood.